So welcome nga mga idol sa ating video ngayon at sa ating balitang NBA. Ngayon ay pag-uusapan nga natin ang ginawang pagbobotohan na itong mga eksperto ng NBA at itong mga sagot naman ni LeBron James sa kanila dahil may lumabas yung report ng mga NBA scouts daw at NBA executives ay bumoto sa parating na season na ito kung sino ba nga daw ang best player in the world. At ang mga NBA player na kanilang ang pinagpilian ay itong sila Kevin Durant, sila Giannis Antetokounmpo at si LeBron James. At sa 10 nga na NBA scouts at executives, wala nga bumoto kahit isa kay LeBron James bilang the best player in the world. Tiglima nga itong si Giannis Antetokounmpo at si Kevin Durant. At nang mabalitaan nga ito ni LeBron James ay may nasabi nga siya sa Twitter at sa kanyang Instagram story. Sinabi nga nito ni LeBron James sa Instagram niya, hashtag WashKing nga daw. At sa Twitter niya naman mga idol, may sagot din si LeBron James sa mga haters niya ngayong parating na season na ito. Sinabi niya, salamat nga daw at mukha nga gagamitin ito ni LeBron James bilang fuel sa kanyang fire or gagawin niya ngang motivasyon itong ginawa sa kanya na ito. Ang pag-disrespect nga sa kanya bilang one of the best players in the world, walang bumoto kahit isa sa kanya. Ayan nga ang sagot ni LeBron James. At mukha nga mga idol na itong si LeBron James ay may papatunayan na naman sa parating na season na ito. Mukhang balak niya ngang kunin muli ang trono sa NBA bilang the best player in the world. So kayo mga idol, ano bang opinion nyo? Nais ko ngang malaman ang inyong salubin about nga dito sa ginawa kay LeBron James. Hindi na nga daw siya best player in the world. Sang-ayon ba kayo or hindi? Comment down below lang. At sa ating huling balita mga idol, Terry Rozier nakakuha nga ng napakalaking kontrata dahil siya nga ngayon ay nag-sign na 4-year 97 million na contract extension sa team niyang Hornets. At halo-halo nga mga naging reaksyon mga idol. May mga nagsasabing deserve niya daw ito at meron namang nagsasabing hindi. Pero ayon nga sa statistics nito ni Terry Rozier last season ay parang medyo deserve niya nga itong 97 million dahil last year nga ay nag-average siya ng kanyang mga career high. Sa scoring nga ay nag-average siya ng 20.4 points per game, 4.2 assists, tapos 4.4 rebounds at 1.3 steals. At lahat ng ito maliban sa kanyang rebounds per game ay kanyang mga career high. So yun nga mga idol ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating balitang NBA. So yun lamang. Maraming salamat muli. Bye!